Lumusong ka, Rowdy. Ang sarap ng tubig. Nagbibiro ka ba? May mas maganda akong gagawin sa body temperature ko. Salamat. Mamimiss kita, Rowdy Abilin. Hindi mo kailangan bumalik sa Molokai. Pwede kita i-request sa staff ko sa Honolulu. Gusto ng agency na ipadala ko sa Molokai. Ang drug enforcement ay hindi trabaho na isang babaeng tulad mo. Tama. Dito lang at maglaro. Ikaw si Tarzan, ako si Jane. Teka, Bobby. Hindi natin kailangan yan. Itapon mo yan. Pero Henry, kailangan natin ng baril. Sige na. Sa Dayo family ang lupahing ito. Nagtatanim sila ng weed dito sa halos dalawang henerasyon. Minsan isang taon bumababa ako para sabihin, tigilan nyo yan. Tapos pinalo ko ng sanga. Tapos umalis na ako. Pero tuloy pa rin sila sa pagtatanim. Oo, taba ka. Walang masasaktan. Trabaho yan sa mga taga rito. Gagastos nila ang pera sa bayan. Lahat makikinabang. Ako, binigyan ako ng maliit na package sa ginawa ko. Noong nagka-problema kami, tandaan mo ito, isang buwan na lang magre-retiro na ako. Kaya ikaw na ang mamamahala dito. Kailangan mo matutuhan ang routine. Okay, Bobby? Okay, Henry. Sige, lagay mo yan doon. Dito po. Hmm? Uayusin niyo sa likod. Ito. Hala! Ayan pa, sige. Ang akala ko ba, maliit lang na negosyo ng pamilya. Shhh! Huwag ka maingay. Tingnan mo yung mga smokers. Malaking sindikato to. May mga baril sila. May mali. Bumalik tayo sa bangka. Balik tayo sa bangka. Henry! Putulin mo! Putulin mo! Wag! Wag! Taba lang yan sa kanila. Ilagay nyo sa shredder ang mga lalaking yan, pati ang bangka nila at ipakain nyo sa mga isda. Ano? Bilisan nyo! Kilos na! Bilisan nyo! Kaya nyo naman yan eh! Derek! Bilisan mo pakiusap! Trabaho mo yan! Teka, anong nangyayari? Oh, kamusta, Bill? Tignan mo nga muna itong mga to pakiusap. Naghihintay pa sila ng lunch break nila. Lunch break? Baka tapos lang nila mag-coffee break eh. Thank you.
Tama yun. Naku po, grabe, ang bigat nito. Grabe, nahihirapan ako pag ganito kaaga. Hindi pwedeng palambot-lambot ang drug enforcement agents. Dapat lang ako malambot. Babae ako. Hey Donna. Noon sinabi sa akin ng feds na doon ako sa Hawaii para panatilihin ang cover mo. Para akong nasa paraiso, pero hindi ka pumayag. Inaasahan ng agency na fit tayo sa lahat ng oras. Pero di ba, isa pa rin ako civilian. Hindi ibig sabihin noon magpapabaya ka na. Ow! Tara. Okay na. Sandali guys ha, magkakape lang kami. Kunin nyo next load ha. Okay. Sige, mamaya na lang. Oh, ang pangit naman ng ahas na to. Ang bigat. Hi, Dixon. Kamusta na kayo? Handa ka na ba para sa Molokai Run? Oo naman. Meron kayong one set ng honeymooners papuntang Halawa Valley. Uh-huh. At isang ahas. Isang ahas? Dixon, ayoko sa ahas. Isa pa, wala akong nakitang ahas sa island na to. Pwes, meron na ngayon. Actually, pang display lang ito sa Molokai Ranch Wildlife Park. Oh, siguraduhin yung ibigay ang librong ito. Instruction sa pagpapakain. Gagawin namin. Salamat, Dixon. See you soon. Enjoy Bye, kayo. Bye, sweetie. Hey guys, kumusta? Hi! Kumusta? Kumusta? Sigurado magugustuhan niyo ito. Romantic ang lugar na yon. Napakaganda. Sobra. Alam niyo ba, okay. Bagay kayong dalawa. Tayo na. Alam mo, Donna, alam ko na ang gamot sa pagkabagot ko. Kunwari nasa James Bond movie ako. Ang ganda ng imagination mo, Taryn. Well, meron akong bagong identity na dapat i-develop at dapat kalimutan. Talaga? At sa lahat ng artistang gumanap ng James Bond, sinong gusto mo? Bibigyan ko sila lahat ng time. Ready na kami rito, guys. Sabihin niyo lang kung clear na.
Okay, Taryn. We're ready for clearance. This is Cessna Molokai Cargo November 999, 786, requesting clearance on runway 5 left. Roger, Molokai Cargo, clear for takeoff. Ito yung ahas para sa wildlife park, ha? Rules, Derek. Kinaragan nyo ba yung crate na may lamang ahas na may markang contaminated dun sa Molokai cargo plane? Hindi po, boss. Kinaragan namin yung may nakasulat na live snake. Live snake? Opo. Anong nangyari sa inyo? Lutang ba kayo? Ngayon, kailangan kong pabalikin yung aeroplano rito. Ang ahas na nasa kanila ay mapanganib. Contaminated yun. Live snake. Bruce, tulungan mo ako. Okay, guys. Simulan na natin. Maglalakad lang na konti, pero mag-enjoy naman kayo. Oo, ang ganda rito. Isa ito sa pinakamagandang campsite sa buong mundo. Alam mo, sabi ng travel agency, wala kaming kasama rito. Kami lang daw dalawa. Oo naman. Ayos. Gusto kasi namin masolo ang nature. Honolulu calling November 999-786. Do you read me? Come in, please. Ano ba, girl? Sagutin nyo. Pumapatay ang ahas na yan. Honolulu calling November 999-786. Do you read me? Come in, please. This is Honolulu calling November 999-786. Do you read me? Come in, please. Come in, please. Wow, ang ganda rito. Nagpapasalamat kami at dinala nyo kami rito. Wala yun. Babalik kami para sunduin kayo bukas ng gabi. Sa kabila lang ang home base namin. Okay, sige. Maraming salamat. Kita na lang tayo bukas, ha? Mamasyal muna kayo. Bye-bye! Bukas na lang. Mag-enjoy kayo. Di ba ang ganda rito, babe?
Kinakabahan ako, Mr. Chang. Parang gusto ko nalang padaanin sa customs. Kung paano nila tayo bantayan? No way. Mas okay na ang ganito. Hindi tayo mag-aalala sa customs o sa Coast Guard. At mababayaran ng mga tao. Batas at malinis. Yes, sir. Yun. Papalapit ito sa atin. Dali, tumabi tayo. Teka, magla-landing dito. Sino nagpapalipad niyan? Hindi ito laruan ng bata. Isa itong mamahaling remote control model. Tingnan mo, bumukas yung pinto. Teka, ano kaya to? Walang kikilos! Tigil! Tayo na doon na! Bilisan mo! Wisit! Sino ba yung mga babae yun? Hindi sila pwede makatakas! Hindi sila pwede makatakas! Visit, ayun sila! Kunin na natin niya sa loob ng chopper, pare! Visit, wala na! Kinuha na nila! Hindi pwede! Visit! Ano gagawin natin? Hindi ko kaya humarap kay Seth na walang dala. Oo nga. Taryn, kailangan natin malaman kung ano nangyari. Mag-unload na tayo para makapag-jacuzzi. At doon ako mag-iisip. Sige, susunod ako. Grabe, ang bigat naman ito. Oo, ay, grabe. Napakabigat nga. Ang bigat. Bakit? Well, ito ang carrot feeding manual. Lahat ng snake kumakain ng meat. Kinakain ng buo ang mga hayop. Minsan, mas malaki pa sa kanila. Pinapalupitan muna nila ang biktima nila, tsaka lulunukin ang buhay. May ibang pinapatay muna ang prey. Karamihan sa mga ahas, isang beses lang kumain kada linggo. Well, sana lang hindi gutom ang isang ito. Sana nga. Pagkatapos natin dito sa crate, tingnan natin kung anong nasa loob ng box. Doon natin ilagay sa hangar ang sento. Alam mo, pagkatapos na nangyari ngayon, parang gusto ko na magpahinga. Tama ka. Basta sikusuhin mo na lang yung customer ko nang bahala dito. Oh, Charlotte, baby! Saan ka ba galing? Matagal na kitang di nakita. Simpleng empleyada lang ako. Masyadong mahal ang joints na to para sa akin. Eh, pwede mong kainin ang joint ko anytime. Nang libre. Kung ganun, parang gusto ko nang maging vegetarian. Excuse me, Ashley. Hindi mo ba kailangan tingnan ang ibang reservations? Ako na ang bahala kay Charlotte. Sige, Edie.
O Charlotte! Kita tayo mamaya, baby. Okay na. Enjoy your lunch. Charlotte, Charlotte. Mabuti naman at sinibot mo ako rito. Alam mo, hindi lang ako basta isang New York television director. Nag-aalala ako para sa'yo. Maniwala ka, Charlotte. Muntik mo na akong ma-rape noong nakarang gabi. Noong nakarang gabi yun. Iba ngayon. Nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala ako sa isip mo. Wala na ako pakialam sa katawan mo. Ang gusto ko... Anong order niyo? Bigyan mo ako ng 2 kape. Oh, ganun na nga. Oh, Hello, Mr. Romero. Nag-e-enjoy naman po ba kayo? Siyempre naman, Edie. Thank you. Tulad nga ng sinabi ko. Teka, nagkakausapin lang ako. Sige. Anong ginagawa niyo rito? Kalma lang po, Mr. Romero. Mayroong masamang balita. Opo, boss. May kumuha ng epekto sa amin. Nakataka sila. Mukhang muntik na nila kayong mapatay. Sino sila? 2 babae po, boss. Babae? Mga walang silbi. Tumakas sila, sakay ng cargo plane. Opo. Aha. Molokay cargo. Opo. Kung ang mga utak niyo ay ipot ng ibon, malinis ang kulungan niyo. Kukuha ko ng ibang tao para sa kanila. Umalis na kayo rito. Halika. May bibigay ako sa iyong trabaho. Sige, konti pa. Kombinasyon. Sige. Okay, good. Depensa. Depensa. Oh. Whoosh. Okay, good. Good work. Jade, nakita mo ang mga kamay na to? Lethal weapon ang mga kamay na to. Talaga? Mm-hmm. Sabi ni Confucius, ang taong may pamatay na kamay ay kailangan mag-ingat kung mananampal ng taong bagong ahit. Watch! Oh, wow! Umayos ka, Jade. Papunta na rito si Shoshiman. Sana naman may maganda siyang balita ngayon. Tangalian mo, Rowdy. Salamat. Ang cute ng paraan ng agency ng pagpapadala sa atin. Kaso lang, hindi man lang nila sinamahan ng spring roll o kung ano. Gutom na ako. May trouble tayo sa paradise, amigo. Hindi ako makapaniwala. Meron kang panibagong spy movie poster? At German pa? Oo, pamatay hindi ba? Taryn, meron ka ng Malibu Express poster sa ulo na ng kama mo. Binigay sa akin ng store ng libre. Alangan namang hindi ko tangkapin. Wala na tayong balita kay Cody mula na umalis siya sa agency para mag-artista. Hindi ba magpinsan sila ni Rowdy, tama? Oo. Pareho silang gwapo, pero parang may konting saltik. Alam mo yun? Sabihin mo sa akin, totoo, Donna. Tungkol kay Rowdy. Kumusta yung kanya? Okay lang. Mga 4 inches. 4 inches? Ang liit naman. Hindi kaya. Kalahati pa lang yun. Ilalagay ko lang ito sa freezer. Hindi ba para naman itong ice? Thank you.
Taryn, umalis na tayo rito. Taryn? Taryn? Sino ka? Pitiwan mo ako! Ngayon, ilabas mo. Nasaan ang diamonds? Anong diamonds? Alam mo kung anong tinutukoy ko. Huwag ka nang magmatigas. Sabihin mo na kung nasaan. Naroon sa hangar. Tayo na. Sinabi ko na sa'yo! Siguraduhin mo lang, ma'am! Nasaan ang diamonds? Hindi ko sasabihin. Nasaan na? Walang diamonds rito! Visit kang babae ka! Sabihin mo na kung nasan. Nasa freezer. Kunin mo. Huwag mo akong lolokohin. Kunin mo. Ngayon na! Diyan ka lang! Nasa kanya ang diamonds! Isang box lang. Kung gusto niyo pang mabuhay, ilabas niyo na yung isang box! Ngayon na! Hindi mo kami papatayin! Kami lang nakakaalam kung nasaan ang mga diamond! Sasabihin niyo! O pahihirapan namin kayo! Mag-isip ka! May aas! May aas! Lumayo ka! Si Seth yun! Tayo na! May problema! Babalik kami! Ilapasin niyo yung isang mambox! Hindi pa tayo tapos! Tayo na! Bilis! Sa banda ron! Tayo na! Sige lang, ayos lang ako! Ano ginagawa mo? Mga buwisit na yon! Donna! No? Saan sila pumunta? Ayun sila! Ano yun? Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Tayo na! Umalis na tayo rito! Mga buwisit kayong lahat! Mata! Ito na si Seth! Takbo na! Nawala ako sa sarili ko, tama ba? Hindi, ang galing mo kaya! I-check natin ang hangar. Tingnan mo, wala na yung ahas! Nasaan na? Hindi. Wisit! Kung hindi dahil sa lalaking yun, hindi makakawala yung ahas dito! Oo, alam ko. Pero out of order pa rin. Huwag kayong titigil. Buhay ang nakataya. Salamat. This is Honolulu calling November 999786. Do you read me? Come in, please. This is Honolulu calling November 999786. Do you read me? Come in, please. This is November 999786. Over. Donna, si Dixon to. Pakinggan mong mabuti lahat ng sasabihin ko sa'yo. Okay. Merong dinala ritong ahas para sa Department of Health. Ngayon, ang ahas na yun ay infected ng deadly toxins galing sa cancer-infested rats. Isa yang mapanganib na ahas. Papatayin nito lahat na makasalubong niya. Nariyan ka pa ba, Donna? Oo, Dixon. Okay. Ngayon, nagkamali ang mga loader ko. Nasa inyo ang maling ahas. Narinig mo? Ang maling ahas. Hindi, wala. Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko nga sa inyo, huwag ninyong gagalawin ang ahas na yan. Dixon, wala sa amin ang ahas. Nakawala. Mag-ingat kayo. Babalikan ko kayo. Donna, umalis na tayo rito. Maaring nasa paligid lang yun. Bumalik na tayo sa bahay at secure yun. Emergency ito. Ipasa mo sa Department of Health. Donna, nasira sa laban yung picture ng dad mo.
ang dad ko ang naging pinakamagaling na agent na nagkaroon ng government. Namimiss mo ba siya? Oo. Binuwis niya ang buhay niya para sa akin. Alam mo, pag nagkakamali ako tulad na nangyari ngayon, parang nagkakasala ako sa kanya. Donna, siguradong proud sa'yo ang dad mo. Tinamaan mo ang lalaki yun sa mukha ng isang putok lang. Ang galing kaya. Pero syempre, kung si James Bond, tatamaan niyo yung tatlong yun. Pero diba, siya yun. Tama ka. Bigla siyang susulpot dito at masyashock tayong dalawa. Yup, ako muna, syempre. Pals? Punta tayo kay Edie at tawagan si Rowdy. Sige, tara. Enjoy po kayo. Tingnan mo nga naman. Ang ganda ninyong dalawa ngayon ah. Ibibigay ko sa inyo ang best seat in the house. Oh, saan naman yun? Pwede ka dito mismo sa mukha ko. Bakit? Mas malaki ba ang ilong mo kaysa sa ano mo? Ashley, alam mong love ka namin. Nasa si Edie? Naroon siya sa private booth niya dun sa sulok. Salamat. Hi, Edie. Hi, kumusta na kayo? Hindi maganda. Isang white wine nga, please. Ganun rin sa akin, Patty. Gusto ko ng martini vodka, medium dry, lemon peel, shaken not stirred. Sige, sige, ladies. Parang hindi ko naman alam. Edie, kailangan natin mag-usap. Walang makakarinig sa atin dito. May narinig ka ba tungkol sa Diamonds na may kinalaman si Seth Romero? Donna, ginagamit lang ako ng agency bilang contact nila. Napakaliit ng chance na sabihin nila sa akin yun ang direkta. Tinamaan ko ng bala sa muka si Seth Romero. Sana pinatay ko na siya. Sabihin na natin ganun, pero ang pinakamaganda mong gawin ay mag-ingat. Kailangan nating ipaalam kay Rowdy. Agad-agad. Doon tayo sa office ko. Hey, Whitey! Kumusta ka na? Hey, Jimmy John Jackson, Southern Cable Sports Network. Narito ako para sa pro football meetings. At tatawagan ko sila kapag nakita ko. Shuttle, tama? Patty cakes! Patty cakes! Isang baso ng tubig. Maraming yelo. Hey, darling. Okay. Nakikita niyo ba to? Maltis to. Ngayon, ang importante, kailangan mo makuha ang vitamin A and B. Pwedeng ihalo sa tubig, madaling matunaw. Itong brown capsule naman, vitamin E. Combats aging, builds insurance, at pinanatiling healthy ang sawing puso. 800 units ang iniinom ko araw-araw. Ngayon, ito namang maliliit, matindi to. Pumapasok to sa capillaries at nililinis ang dalo yan dahil kapag malinis ang dugo, maayos kang mag-isip. Ito, B-complex. Parang pinaghalo mo yung dalawa at pampatanggal ng stress. At ang alpha-alpha tab, ang hari ng lahat ng toxiferous. Pero ang favorite ko, sa lahat, vitamin C. Hindi ka pwedeng uminom na sobra nito. Uminom ka lang ng 10 grams a day tulad ko. At lilinisin ito ang kidney mo para mawala ng naninilaw mong ihi at hindi ka na maihi ang umihi kahit saang CR pa sa buong mundo. Pare, gusto ko ng soul food. Sige lang, pre. Hinako na, Diamond. Binaril si Seth. Ang daming nangyari. Nabalitaan ko rin may pinatay na dalawang Molokay pulis sa mga tauhan ni Seth. Kawawa ang mga pulis na yun. Nakatisod sila ng isang malaking drug operation dun sa IU property. Si Seth ay siguradong... magiging problema sa bakuran mo. Kami ni Tarina magpapatotoo nun. Kayo rin ang magpapatunay na direktang sangkot si Seth. Makinig kayo. Kaya hindi muna kayo magstay ngayong gabi. Bibiyahe kami sa first flight sa umaga. Donna, puntahin niyo bukas ng umaga ni Tarina ang beach house ni Seth.
Magmanman kayo maigi. Diamonds o walang diamonds? Sigurado markado na kayong dalawa sa kanya. Edie, gusto ko manatili ka lang sa restaurant. Parang walang nangyari. Ayoko maghinala si Seth na binabantayan natin siya. Ganun lang. Siya nga pala. Bibitbitin natin ang mga laruan natin. Hey, Edie. Speaking of laruan. Hindi na ako makapaghintay na makita yung sayo. Ang bastos mo talaga. Bye, girls. Bye-bye. Anong itsura? Sinira ka niya. Natanggalan ng laman. Konting plastic surgery. Ayos na ulit yan. Seth, kailangan mo magpunta sa doktor. Hindi. Hello? Oo, sandali. Si Michelle, doon sa bar. Bakit daw? Ano raw sasabihin mo, Michelle? Oo. Sige, okay. Kopya. Ngayon, Charlotte. Excuse me, babalik ako. At least meron tayong dalawang ball players para sa interview bukas. Taryn, siya yung sportscaster, di ba? Si Jimmy John Jackson, yung espesyal mong kaibigan. Oo. Ang totoo niyan, siya ang una kong nakilalang civilian matapos kong magpalit ng identity. Sabi niya tatawagan niya ako pag pumunta siya rito, pero hindi gumagana ang phone natin. Hey, Whitey! Sa tingin ko, nakilala mo na ang dalawang ito. At ang magandang binibining may dala sa kanila ngayong gabi. Oo na. Heto na ang kape mo, Whitey. Bye. Hey, Whitey! Kung popormahan mo siya, kailangan mong dumaan sa akin dahil titiyakin ko sa iyong unahan na kita. Mamaya na lang. Sa tingin ko, alam mo ang ibig kong sabihin. Oo, sige na. Oo, Whitey, sigurado ako magiging magandang segment yun. Bibigay ko sa iyo lahat ng sports segment na kaya mong hawakan. Taryn! Hi, Whitey. Mo hey, ako. Baby. Talaga? Sa totoo lang, hindi ako madaling makuha. Ganun rin ang gusto kong sabihin sa'yo. Iba ka sa kanila, Jimmy John. Hindi talaga ako si Jimmy John. Isa akong British secret agent. Sabi ko na, magaling kang magbigay ng secret service. Para sa trabaho ko, gagawin ko ang lahat. Yes? Anong ginagawa mo? Nagpapanggap akong isang mahinhin na babae para sa kagustuhan ni Jimmy John. Bumalik ka na! Kanina ka pa wala! May trabaho pa tayo! Papunta na po. Yan ang kotse iniwan sa atin ni Edie. Sasabi ka kung makita si Edie. Sa tingin ko nga. Gusto ko talaga si Edie. Oo. Ang layo sa una kong asawa. Alam mo yung una kong asawa, magugupit na ng lawn. Kailangan pa magubad. Anong sabi ng kapitbahay niyo? Sabi nila pinakasalan ko siya dahil sa pera. Totoo ba? Tingnan mo, Rowdy. Isira ulo sa harap natin. Grabe, ano kayang tinira ng isang yan? Bilis!
Bilisan mo, Iring! Baka makalayo! Masusunod, pare! Tingin ko wala na sila. Oo nga. O, ito ang barrel skater. Pasabugin mo sila. Walang problema, bro. Ingat, may barrel siya. Jade, may tama ka. Malayo sa bituka to. Mabubuhay ako. Gantihan natin ang lokong yun. Ang bazooka, Rowdy? Ito lang ang baril na kaya kong tamaan ang moving target. Mahusay na hunting weapon, di ba? Sa town muna tayo para magamot ka bago tayo pumunta kay Edie. Sana umabot ako. Masakit ba? Tinamaan ako ng sharp nail. Pero di ako singsama ng jeep na to. Di ako makapaniwala sa inkwentrong yun. Ano kaya nangyari sa skateboard? Hindi ko alam. Mag-isa na siguro umaandar. Ano ba, Jamie? Ngumiti ka naman. Walang tao rito. Sige na. Ganda mo, baby. Tumagilid ka nga, Jamie. Teka lang ha. Gusto ko makita yung bundok sa background. Ooh, show off. Yan, maganda yan. Teka, sandali. Kamusta ka na? May bad news at good news. Ang bad news, sabi ni Doc, kailangan ko muna magpahinga. Ano naman ang good news? Ang good news, may nakita ako magandang nurse sa loob. Grabe, nalagaan niya talaga ako. Paano yung nalagaan? Well, tinahi niya ako. Ako na ang tatawag. Ilang taon ka na rito? Mga 5 taon na rin. Excuse me, anong order niyo? Bigyan mo ako ng beer, please. Okay. Hello. Edie, para sa'yo, darling. Rowdy ang pangalan. Nasa private line mo na siya. Excuse me. Nasaan ka? Di ba dapat nandito ka na ngayon? Meron akong good news at meron din bad news. Nasa hospital kami. Anong nangyari? Okay lang kami. Yun ang good news. Ang bad news ay nasiraan kami ng sasakyan sa kalsada. Hello, Rosie. Sunduin niyo ako rito in 5 minutes. Ayan na siya. Bilis, Michael! Papunta na siya sa ospital. Sa likod ka dumaan tapos ikat mo. Bilis, Kimo!
Bilis! Dali, go! Go! Dali ka dito! Ano kayo? Bakawan niyo ako! Masa tayo na! Diyo ka! Ano ba? Okay na! Bakawan niyo ako! Ano ba? Ano ba? Yung bantay na naroon ay may walkie-talkie at meron ding barel. May sarili nga siyang army. Seryoso ang pagbato nila. Akin ang kamera mo. Titingnan ko ng malapitan ng bahay. Tingnan mo, Donna. Maglaland ang chopper sa bakuran ni Seth. Paano i-zoom ang camera na to para mas tight ang shot? Pindutin mo yung pulang button na to. Okay. Bitawan niyo ako! Sa wakas, nasunod din ang utos ko. Salamat, mga bata. Hawak nila si Edie! Alam ko na minamanmanan mo ang negosyo ko. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo! May plano ko para sa'yo. Ipasok siya sa bahay! Alam mo yung lalaki sa kaliwa, parang familiar siya. Kailangan natin ng telepono para matawagan agad sina Rowdy at Jade. Nasaan na kaya si Edie? Narito na dapat siya ngayon. Siguro may dinaanan pa siya. Nag-aalala ako. Nag-aalala ka? Nag-aalala ako. Makiangkas na lang kaya tayo. Tara na. Teka, baka may telepono ron. Sana nga. Ito ang barya para makatawag ka, Donna. Isang barya, Taryn? Oo, tayo na. Bomba! Ako nang bahala rito. Tulad ng favorite kong British spy, mangyaring fluent din ako sa ibang foreign languages. Kaya kong makipag-communicate sa iba't ibang tao sa buong mundo. Yo quiero uno telepono, el pluffy bar, al necesito polioso, mi amigos at restaurante. Ay, ay. Actually, si Donna ito. Narin ba si Rowdy? Eh, si Jade. Buisit. Kapag nakita mo sila, sabihin mong pumunta sa bahay namin. Importante. Hindi kami matatawagan. Sira ang phone namin. Yung bartender na si Michelle, narin ba siya? Sabi ko nga, salamat Ashley. Yung bartender sa bahay ni Seth, yung bartender ni Edie. Natatandaan ko yung sigarilyo sa kaliwang kamay niya at yung pinky ring niya. Nilagay siya ron para manmanan si Edie. So yung babae ay lalaki at yung lalaki ay planted doon? Nakuha mo. Yun ang dahilan kaya hindi gumagana ang surveillance ni Edie kay Seth. Dahil alam ni Michelle ang bawat kilos niya. Oh. Kailangan bumalik tayo para sunduin ang honeymooners. Nag-aalala talaga ako kay Edie. Oo, ako rin naman. Joey!
mo, nastuck kita sa loob! Tingnan mo, nade-develop! Yung ahas! Akala ko nagpadala si Dixon ng kukuha sa buwisit na ito. Nasaan kaya yun? Hindi ko alam, Donna. Umalis na tayo rito. Tama ka, wala na tayong magagawa pa. 3, 2, 1. Ito po si Jimmy John Jackson ng Southern Cable Sports Network. Narito po kami sa Molokai, Hawaii para sa football meetings. At narito kami sa outpost ni Edie na maraming football celebrities. Kasama natin si Don Merriman para pag-usapan ang pwesto niya ngayon bilang quarterback sa Dallas Stars. At katabi niya ang paborito niyang receiver, si Billy Blue Shoes Marvis. Don, ang talagang gusto kong itanong sa'yo ay tungkol sa touchdown pass na binato mo kay Billy Blue Shoes last year. Ngayon, ang tingin ko rito ay double post pattern na may peek sa outside linebacker, isang flare across the middle sa iyong split end, at isang play action na nagbigay sa iyo ng oras para ibato ang bola ng 60 yards sa ere. Wala ng oras, wala ng timeouts, at lahat ng pressure. Anong sinabi mo sa mga kasama mo sa huddle na yun? Paano mo inisip ang play? Well, Jimmy John, ang sinabi ko lang ay, niggas, bumaon kayo. Ilabas ang puti kung kaya nyo ng dalawa. Jimmy, maaaring sira ulo nga itong katabi ko pero mahusay siyang bumato. Yun lang po mula rito sa Molokai, Hawaii. Back to you, Howard. Oh. Ang gandang broadcast. Isang career high, Jimmy John. Maganda ang kinabukasan mo, bata. Hey, ang ganda na sinabi nyo. High five. Mamaya. Sige. Okay, mamaya na lang. Bye-bye. Sige. Hindi ako makapaniwala, Jimmy John. Imposible ito. Tapos na ang career natin. Napanood nyo ba yung broadcast? Ang galing ni Jimmy John dun, hindi ba? Anong iniinom ng mga lalaki ito? Dapat hindi yan ang iniinom nila! Patty cakes! Patty cakes! Hey! Aloha! Long time no see! Saan kayo galing? Ha? Huh? Welcome back! Salamat! Hey! Ang ganda ng suot mo ah! Teka, nasan si Edie? Tinanggal ko siya. Uy, nagbibiro lang ako. Hindi ko pa siya nakita mula kanina. Hindi ko na nagugustuhan to. Tumawag si Donna. Ang sabi niya, importante raw na pumunta agad kayo sa bahay niya. Ashley, kaibigan. Gagamitin ko kotse mo. Ano ba yan? Sige na, sige na. Salamat. Sige, gasolinahan mo naman pag may time kayo. Good news, Jimmy! Good news! Makinig ka. Okay, sasabihin ko na. Nawalan sila ng satellite feed sa news habang in-interview mo mga lalaki yan. Hindi maganda yan. Ibig sabihin, may trabaho pa rin tayo. Sige, okay. Gusto rin nilang interviewin mo yung lady golfer, si Mappy Fremont. Hindi, hindi, Whitey. Si Ryan. Maagang umuwi para mag-aral ng kanyang pop test. Oo. Sige, sasabihin ko sa kanya. Hindi, ako lang ang umayos ng phone wires. Gamit ang tools. Hindi, Dixon. Hindi pa ako nagkamali sa isang lalaki. Ikaw ba? Bye. Ganito. Hindi pa nahahanap ng health department ang ahas. Pero, ayon sa calculations nila, ang sariling toxins ng ahas ang papatay dito sa loob ng 36 hours. Pues, problema yun ang iba na dapat nilang lutasin. Ang mga taong kinakalaban ako, ay bigla na lang naglalaho. Ngayon, nasaan ang diamonds? Hindi ko alam! Maniwala ka! Kimo! Hindi ka pa magsasalita? Magsalita ka na! Okay, balik kay Edie. May plano ako. Sa madaling araw tayo kay Kilos. Meron kayong papakita na video sa akin? Oo, nakaset-up yun sa office. Sige, tingnan mo muna yung mga tape. Dito lang ako para ayusin yung mga baril at pag-uusapan namin ni Taryn ang gagawin. Taryn, isa kang civilian, hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ko iwanan mga kaibigan ko, sali ako. Tayo na, Rowdy. Sa tingin ko, kailangan niya ng attitude adjustment. Magaling si Rosie doon. Magaling talaga siya ron. Alam mo, binigyan ka ni Uncle Sam na maayos na cover. Oo nga.
At ang Molokay Cargo ay nagpapakita ng profit. Gusto man ng maiinom? Siguro light lang. O sige, meron kaming cola, lemon lime, diet, vodka. Regular, caffeine-free. Vodka. Ibig masabihin martini. Akin na ang bote. Okay. Lemon peel. Ito ang gusto ko sa pag-inom ng martini. Vodka, medium dry, lemon peel, shaken. Hindi hinalo. Ano masasabi mo? Pwede rin naman sa akin yan. May sariling diskarte ang mga spy. Ikaw si Charlie Chan, di ba? Si senyorita. Ito yung video na kuha namin kanina. Sino yung babae? Isa siyang lokal. Naglalaro siya ng frisbee araw-araw kasama ang lalaking yan. Ayos. Magagamit ko yun. Shades ang pangalan ng lalaking yan. Meron siyang file sa amin. Siya ang pumatay sa dalawang Molokay Police. Alam mo kung ano nangyari noong sinabihan mo akong magstay sa Honolulu? Oo. Hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay ko. Ayan na siya. Alas 7 na. Hinihintay ni Mr. Chang ang tawag mo. Salamat. Ayoko siyang paghintayin. Gawin niyo ang lahat para magsalita ang babaeng to. Labas na, boys. Ako ang bahala rito. Kakaiba ang video na yon. Huminto lang kami para kumain. Pag kumakain ka, hindi dapat maingay. Mr. Chang, si Seth po ito. Alam kong natanggap mo na ang bayad mo. Kailangan namin ng bagong shipment. Nung nakaraan, kulang ng ilang kilo ang dinala ng courier mo. Papalitan ko yun. O ulo niya ang ipapalit ko sa nawala. Seth, walang sino man ang dapat na humarang sa mga plano natin. Kailangan ipakita ang ating kapangyarihan. Kalat na po mga agent. Wala kang kaaawaan. Patayin silang lahat. Naiintindihan ko.
Sa tingin ko, handa na isan to. Bukas, lulusob tayo. At mananalo. Miss, okay lang ba samahan ka maglaro? Oo ba? Ang ganda ng araw, di ba? Tama ka. Hey Colin, sino yung kasama mong lalaki, ha? Gusto lang niya sumali. Pasensya ka na pare, hindi ka pwede rito. Alis na. Kalma ka lang, maglalaro lang kami. Ganun ba? Sige, ihagis mo ha. Umalis ka na rito. Anong ibig mo sabihin? Alam mo na yun. Umalis ka na. Ngayon na! Hey, Colleen! Ang ganda ng katawan mo. Ikaw din, Pogi. Naniwala ka naman sa kanya. Ganun ha? Sige, saluhin mo to. Hoy! Iagis mo na! Para to sa mga pinatay mong pulis. Mga kasama, naririnig niyo ba ako? Roger. Ang ganda ng panahon dito sa beach. Pwede na kayong pumunta. Tumbukin mo yung bako, Taryn. Magbabagsak ng noise grenade si Donna para mabulabog sila. Kailangan mailayo natin sila kay Edie. Thank you.
Huwag kang gagalaw! Rowdy! Sa akin siya. Hawakan mo to. Kumanda ka na. Malapit ka na mamatay. Sumuko ka na! Ibaba mo ang baril mo ngayon na! Ang bids ko. Bigay sa akin yan ng mama ko. Edie. Patay ka na! Nice shot, Rowdy. Gumagaling ka na. Jade, sayo-sayo na siya. Okay. Makita na lang tayo sa labas. Uy, sandali lang. Magandang tagpo ito ah. Kinky sex. Kukunin ko lang yung midget sa tang whips. Sana na ako dito. Okay, baby. Rosie, bilis! Tayo na! Tayo na, bilis! Bilisan mo naman! Bili! Bilisan mo na, Rosie! Dali! Dali, dali! Bilisan mo! Sumakit ka na! Heto na! Heto na! Pasok na, bilis! Tayo na, bilis! Rowdy, akin ang rocket gun! Huwag niyong gawin yan! Huwag! Huwag! Ah! Donna! Pasabugin mo na! Wow! Ang galing! Ginawa yun ni James Bond sa Live and Let Die! Ang lupit talaga noon! Ano ka ba, Taryn? Hindi to tulad sa pelikula. Totong buhay to. Hindi ba tama yon, Numbnuts? Gusto ko talaga na nagsasalita ka ng ganyan. Mukhang tapos na tayo rito. Edie, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat sa inyong lahat. Mabuti na lang, di ka nasaktan. At especially, salamat sa'yo, big guy. O, Taryn, lalabas tayong mamayang gabi. Magkita na lang tayo sa bahay. Magkita na lang tayo mamaya. Mukhang kailangan natin i-overhaul ang 4x4 natin. Oo nga. Pwede kaya yung van na naroon? Wala nang gagamit nun. Tama ka. Taryn, hindi ka maniniwala. 6 na beses pinarin ni Rowdy yung lalaki. Ni isa sa tira niya, walang tumama. Teka, alam kong kukuberan mo ako. Yung nagpanggap na female bartender, sa kamay ko naman bumagsak. Teka, ano pala nangyari kay Seth?
Yung mga diamond. Ano yan? Saan naman kasi galing ang ahas na yan? Maniniwala ka bang sa loob ng toilet? Bago ka umihi, siguraduhin mo muna ligtas ang CR. Okay mga kasama, may isa pa tayong dadaanan sa tour na to. Jade, kumanan ka sa susunod na building. Okay, sige. Masakit pa rin, pero sana mabilis lang itong gumaling. Thank you.
Okay, makinig kayo mga kasama. Kami nang bahalang umayos nito. Okay? Sige. Okay. Donna, naroon siya sa penthouse. Gawin na natin. Sino ba ang Mr. Chang na yon? Siya ang utak. Chinese father, Chinese mother. Lumaki sa Hong Kong at London. Edukado, Pino, walang awa. Halangang bituka ng mga bodyguard niya. Gusto ni Chang ang ginagawa niya. Oh, kailangan ng panibagong shipment. Hoy, ano kailangan mo? Destroyer! Durugin mo sila! Bueno, Mr. Chang. Mukhang tapos ka na. Tapusin mo mukha mo! Inaasar ba ako nito? Oo. Sasama ka sa amin. Mr. Chang, kabaliwan niyang gagawin mo. Oh? Maglabas ng patalim sa barilan? Pambira, may nakita na akong taong nahuhulog sa building pero grabe naman ang isang to. Grabe. Sana okay lang sila. Salamat ha. Malamang sumablay na naman ako nun. Sa tingin ko, deserve nating lahat to. Ang isang vacation cruise sa Malibu Express. Sangayon ako. Okay ba? Oo, pero kailangan muna natin pumunta sa Molokai. Kunin ang isa pang box ng diamond at i-turn over sa agency. Excuse me, Kim Masabi, pero hindi nyo alam kung nasan ang diamond. Ano ibig mong sabihin? Ako lang ang nakakaalam kung nasan ang diamonds. Tama bang narinig kong sinabi niya? Bilang federal agents, kailangan niyong isurrender lahat ng makukuha niyong ebidensya, tama? Tama yun. Isa lang akong simpleng civilian. Tutal, lahat ng may alam sa diamonds ay patay na, kaya ang diamond ay sa akin na ngayon. Pwede niyang gawin yun? Oo, pwedeng-pwede yun. At pwede kong i-share ang lahat ng yun sa aking mga kaibigan. Ang isang mahirap na trabaho, palagi may katumbas na presyo. Cheers! Cheers! Cheers.